Good afternoon, everyone. Matagal-tagal tayo nakapagpahinga, no? Halos isang linggo din. And don't worry sa mga nangangamusta, guys. I am alive and well. I hope kayo din, no? I hope safe din kayo. Kung nasaan naman kayo, mapasa Pilipinas man o sa ibang bansa. So, ayun guys, today is September 3, 2020, and this is the part 1 of our technical analysis of the Philippine Stock Exchange market. For questions, huwag na huwag kayong mahihiya, comment down below. Goods tayo dyan, kahit mapastock or medical questions, alright? Huwag lang magpapakonsulta sa YouTube. Okay, for our verse of the day, Genesis chapter 1, verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Ayan. So mapansin natin, no, na dito talaga nakabase ang ating worth. Hindi sa mga sinasabi ng iba, hindi sa properties natin, hindi sa kung anong meron tayo, no? But we are made in the image and likeness of God. Sabi dito, though it is no longer part of the verse, on interpretation na lang, when you are in that mental valley questioning your self-worth, fighting for an ounce of joy, keep fighting. You were crafted in His image and He loves you. Ayan, and in line din sa ating ano, na profession as a medical practitioner, na nung nag-aaral pa lang tayo ay nakita na natin na kung gaano kagaling, wonderfully made ng Panginoon natin ng ating katawan. No? From the cells, tissue, organ system, everything works in perfect harmony. So magaling, di mo talaga masasabi na walang creator. Because tayo palang good proof na, enough proof na, na hindi lang nagkataon ito. Alright, now let's get down to a business. Thank you so much sa ating 876 subscribers. Ayan. Please subscribe and hit that notification bell. Okay, first order of business. Ayala Land Incorporation. So, matagal-tagal lang tayo bumaba, no? At nagtuloy-tuloy na pababa, nawala at bumaba na. Although, still good room bago siya umabot sa kanyang 52-week low. Ayaan. May obvious naman, guys, no? Kitang-kita naman natin na matarik ang kanyang downtrend. Ayan, no? O, nawala. Take 2. Ayan. So, makikita nyo to, ito yung resistance of the downtrend. Hanggat hindi pa yung nababasag, wala pang reversal. So, ito yung kanyang, ano, no? Revealan tayo saglit. Ito ang kanyang evening star. Tapos, sinundan na ng mga red candlestick after mag-evening star. Maaari na sana itong mag-reversal, no? Pero, nagtuloy-tuloy pa rin, pababa. And so far, malakas-lakas pa rin ang sell-off, no? Good volume pa rin. Mababa siya ngayon. Although, medyo nag-stabilize ngayon, no? Bumaba lang siya ngayon ng 0.37% compared to yesterday. So, tignan natin sa all stocks natin. So, downtrend pa tayo dito. So, check muna natin ang ating tatlong main indicators for the chart analysis. So, check muna natin si PSAR, si Ichi, at si Bibi. Ayan. Okay. So, tago na natin ito. Itong resistance of the downtrend natin na kailangan mabasag para mag-uptrend, mag-reversal na. So, unahin natin si PSAR. Sabi ni PSAR, guys, it will continue to go downwards pa. Wala pang sign of reversal. Ayan, no? Our indicator above the candlestick. So, downwards pa rin siya, ha? So, okay. Yan naman natin ito si Ichimoku. For Ichimoku Cloud, mapapansin natin na, sabi niya, the candlestick is way below the lower limit of the Ichimoku Cloud. It's the lower limit. That means it is downtrend. And as you can see, it's red over blue, signifying that there is a loss of uptrend. Downtrend pa rin siya. Malakas pa rin ang downtrend na hatak niya. Okay? For our Bollinger Band, makikita nyo that there is an expansion right here and here. So, that expansion, guys, means that very volatile pa rin ang stock na to for downward movement since yun ang current trend niya. No? Pag nakakita kayo ng expansion ng Bollinger Band and may trend, malamang susundan niya yung
yung kung ano yung sinasabi ng trend natin. Alright? Ba't kaya hindi nagana ang control Z today? So, mano-mano na lang muna tayo. Tago muna natin sila, no? Let's check our boundaries, our key prices, MA. Let's go. Natin tong white. I'd prefer white, no? Kasi mahirap makita. Okay, while we are waiting, punta muna tayo kay MACD and our RSI. Okay. So, check natin. Baka pwede na ma-iset to. Okay, we are having technical difficulties. Punta muna tayo kay MACD. So, makikita nyo guys, meron tayong weakness of the momentum. Ibig sabihin, ayan na, meron tayong lower low sa ating histogram. So, lower low, guys, ito indicates that the stock is still going downwards for our Ayala groups. Alright, and as you can see here, it's red over blue, signifying na we are in the bear territory. There is still a strong sell-off for these stocks, okay? So, sell-off pa rin tayo dyan. However, this is the good news naman, no? Kapag may mga bababa. So, anytime, pwede na siyang umangat. Bakit? Dahil we are way below the oversold area. So, as you all know, if we are below the oversold, anytime, it could spike up, signifying a reversal. So, mga nagbo-bottom picking dyan, sabi ni RSI, it's still good to go. However, no, hindi natin masabi dahil maaari pa siyang bumaba dito. Sa 15 levels or 15 area. Although masyado nang below yan, no. Dito pa yan banda, guys. Ayan, sa 15. Maaari pa kasi may history siya na bumaba siya dyan, no. Once na, eto. Basag niya na actually ito, eh. Hindi na ito pwedeng maging support natin. Ito sana. Sa 24. O, kaso pansin niya na basag na dito. Sige, gawin pa rin natin ito. Ayan. Pansin niyo, paglagpas na siya, basag na siya, no? Maaari pang magtuloy-tuloy or ready for a spike up. Ano ba yung spike up, Doc, na sinasabi mo? Ito yon. After nyan, dire-diretso paangat, dire-diretso paangat. Okay? Yan ang spike up natin. So, dito yan nakikita, banda. Ayan, no? Pagbaba dito, angat. Pagbaba dito, angat. Pagbaba dito, sa 52 week, hindi lang aangat. Alright? So, let's check our MACD na. Yun, gumana ka na rin sa wakas. MACD, no? This is, MA moving average to, guys, ha? Wrong lang tayo nang nasabi. So, gagamit natin usually ay MA50, 100, and 200 for our baseline measurements. So, kung mapansin nyo guys, makikita nyo itong si Cyan, MA50 going below MA100. That is the dead cross, guys. Dead cross signifying that it will go downwards, further downwards. Alright? Pababa pa rin, pabaksak. So, be very careful, no? And at this area, this is the area ng strongest resistance niya. So, kailangan niyang mabantayan. Bantayan yung area na yan. Baka magkaroon, pag umangat yan, baka bumaba ulit. Pero malayo-layo pa naman. Ang pinaka-concern natin ngayon, asaan ang next support niya? So, hanap tayo ngayon ng support kasi basag na to. Kung susumahin mo yan, basag na to sana ang support na ito. Maganda-gandang support sana to. Pero nabasag na. And currently, wala tayong makitang immediate, no? Punta tayo sa 12 months. Baka may makita tayo dyan. Wala pa rin. Continuous downward movement pa rin, no? So, balik na tayo sa day. So, ito na ang immediate support na natin, no? Wala tayong makita ang iba. Ito na si support 1. Si 26 PHP. Tsaka si 21.20 PHP. So, pesos. Kasi nandiyan na yung 52-week low, eh, no? Maaari na mag-spike down. Ah, nag-spike down na siya. May trend na siya pababa. Waiting for bounce na tayo. So, kailan maganda mag-bounce? Kapag meron ng buy signal dito si MACD. Tsaka makita natin may movement na sa RSI, no? Let's see bukas kung ano ang mangyayari. Or next trading day. Alright, now let's go to our next stock.
Punta naman tayo kay AppV. Ayan, halu-haluin natin. Dalawang A, no? Ayala at AppV. Okay, for a while. Zoom natin. Okay. So, for the day trading muna tayo. Don't worry, we will go to a lower time frame later on. But for the day trading, makikita nyo guys, binasag niya. This is 1, 2, 3, today is the 5th day. 5th trading day that it is going downwards. Red candle. And today, malaki-laki yung binaba niya, 4.63%. Binasag niya ang ating support 1, unable to sustain itself. So, for our short-term resistance of the downtrend, ito yung resistance niya. So, need niya mabasag tong line na to, no? If you want to see an uptrend. But so far, ang lakas pa ng sell-off. Kita-kita nyo naman. Ayan. Kay AppV. So, let's see kung may data na tayo dito. Ayan, halos wala, no? Kung meron man, minimal. Downtrend pa rin daw for PSR. Yan lang ang makuha nating data. That's why we have to go to a lower time frame, no po? Okay, we have a data here on our 30 minutes. Let's see kung 1 hour, meron na ba tayo? Okay, we have a 1 hour. So, I'd prefer 1 hour na lang muna, no? Kung walang-wala, we go to a lower time frame ulit. Okay. So, for our PSR, as you can see, there is still no sign of downtrend. Our indicator here shows that it is way above the candlestick. So, downtrend pa rin tayo dyan, sabi ni PSR. For the Ichimoku, kung mapapansin nyo, it's red, is the red line, over blue. And the candlestick is below the lower limit of the Ichimoku cloud. Meaning to say, downwards pa rin, or downtrend pa rin. Okay? For Bollinger Band, ang laki guys, ang laki masyado ng kanyang buka, or expanding, ano pa rin tayo, up V. Makikita nyo, expansion is downwards, signifying na downward pa rin ang bias natin for this stock. So, let's check our MAs. Okay, we have a few data here. So, makikita nyo, we have a dead cross. This is MA50. Went below MA100. Makikita nyo, nandito yung cross niya. So, that indicates, guys, na downtrend pa rin itong stock na ito. Wala ba tayong makitang sign of reversal? Let's visit our MACD. For MACD, meron tayo nakikitang medyong, very subtle sign of strength. Although, lower low pa rin to, kung susumahin mo, medyo umaangat siya. Yan, nagpapantay na sila. Meaning to say, nagkakaroon ng kaunting buying momentum. But that is very, very, very subtle. Masyadong mahina lang. Makikita nyo, it's red over blue. No signs of convergence yet. So, since divergent pa sila, maaaring magtuloy-tuloy pa yan pa downtrend. Alright? Tuloy-tuloy pa downtrend. This is the good news. So, sa mga magbabottom picking dyan, the stock for 1 hour time frame is already in the oversold regions. And this is the support of the resistance of the downtrend. So, if you want to spot a reversal, it must break the resistance here that I made. Ito yung resistance niya ng downtrend. Since nasa oversold region na siya, anytime pwede na mag-bounce yan. Parang ganito. Bounce. Yan, nag-bounce na paangat. However, this area, papansin nyo, this area of 30 RSI can also serve as a resistance. As it did in this past few history natin. Past few trading days. Ayan o, resistance. Baba. Tama, baba, baba. Until na-break niya na. Tuloy-tuloy na pataas. Okay? So, for me na, no sign of a good entry yet. We should further wait kung ano pa ang sentiment ng market. Okay? Now, let's go to our next stock, Bloom. So, this is our third stock, no? For the day. So, for the first video, we will just do five stocks muna, okay? Okay, we have a good run for Bloom. Umangat siya ng 6.82% with a ascending volume. That's very good, no? Very promising yung ganyang kagandang volume. Taas ng volume niya almost times 3. Good volume. And we have a trend, no?
So, mapapansin nyo, after ng downtrend, we have a period here of consolidation. At kung mapapansin nyo rin, we had a Darvas box. So, we can make our Darvas box here, no? Darvas box is where the price action plays bago siya magkaroon ng breakout. At kung mapapansin nyo, Darvas box saktong-sakto because the lower limit of our Darvas box would act as a support and the upper limit would act as a resistance. And today, we broke that resistance. So, since above na siya ng Darvas box, it is going uptrend na. Mapapansin nyo rin, nagbigay na ng signal si PSAR. Ayan, no? Sabi niya dito, it is the start of reversal uptrend na yan. So, for this one, sabi ni Ichimoku, not so fast. Within pa rin siya ng Ichimoku cloud, no? Medyo mabagal ang galawan ng stocks if within the cloud siya. So, the upper limit, this one of the cloud, must first be broken so that it can resume its uptrend momentum. At makikita nyo guys, very important na madaling makalimutan. Ayan, no? We have a cross. So, that signifies a further uptrend, no? Blue over red, if ever magtuloy-tuloy pa ang kanyang uptrend. Makikita nyo, this is a very good sign, no? After a short consolidation, sabi ko sa inyo, di ba, kapag nag-consolidate siya, it is preparing for a strong price movement upward. So, may expansion tayo ng price movement dito. Bumuka. So, increase yan ng price action. Alright, that is a very good sign, no? Upwards yan. Upwards. Dahil expanded high volatility ang ating prices. Okay, I hope di kayo nalito dyan. So, tago muna natin sila. So, alisin lang natin itong mga drawing na ito. No? Okay, let's start. So, mapapansin nyo, this is our MA50. Our MA50 was broken. So, tomorrow mag-open ito at mag-close sa green candlestick, then our MA50 would act as a support. While our MA100 also would act as a support. Since nasa baba na siya. So, area of strong resistance nandito sa 200 area. Medyo malayo pa, no? Immediate concern natin ay ito. Si 7.38. Alright, so yan ang sinasabi natin. And kailangan mag-cross pa ito si MA50 to 100. Then that would give us a golden cross. Ano yan? Reversal yun for the long term. So, wait lang tayo. For our MACD naman, mapapansin nyo that we have a higher high, guys. So, that is a good, ano, no? Good sign yan. Meron tayong higher high. So, what does a higher high mean? No, nagkakaroon tayo ng buying momentum. And kitang-kita nyo naman, tirek na tirek. Or ang ganda ng angle niya, ang ganda ng height, ascending. Which means na we have a strong buying momentum. And it's blue over red. So, increasing pa rin ang momentum natin sa kanya sa ating bullish territory. Paangat pa rin si Bloom. Nagbo-bloom nga talaga siya. So, for our RSI, mapapansin nyo, the strong spike na nagsimula yan nung nagkaroon ng reversal dito. Dito pa lang. Pero dito nagbigay si Pizar eh. Okay. So, for this one, what you want to see is if adequate pa ba yung space niya. Kung gusto mo mag-entry, no? Mahalaga malaman if adequate pa yung space niya bago mag-overbought. So far, we have a few spaces bago siya mag-overbought, no? However, we will be facing a few challenges up ahead. So, mapapansin natin, this is the resistance which is already broken followed by another resistance. Another resistance. Okay. So, ano ba ibig sabihin niya linyang yan? Itong 61 level, resistance yan dahil dito. 1, 2, broken na yan. So, acting as a support na 61. For this one, 1 lang ang kanyang resistance. Actually, 3 pala. Ito pala. For the 61. For 63, 1 lang, no? However, pinakamalakas nating resistance ay 66.51 level ng RSI. Bakit? Dahil dito. 1, 2, 3, and 4. Immediately, no? 4 times niyang naapektuhan yung price action. So, be very careful of this area.
if mag-e-enter pa kayo, no, kung hahabulin nyo pa yan. However, above resistance na yan, kaya be very careful, ano po. If maghahabol tayo, baka masaktan lang. Okay? 1, 2, 3. Let's go to Mark, our fourth stock of the day. Mark of Mark Ventures. Okay. Okay. So, makapansin natin another signal, no? Makikita nyo dito pa lang. We have a spinning top candle near the resistance that could act, or actually, it acted na, no? As an evening star. Ibig sabihin, this is a green star. Sign of reversal yan. After magpakita na itong spinning top na ito near the resistance, magda-downward movement na iyan. Kaya ngayon, may red na, no? Pero maganda, maganda itong pinakita niya na na-sustain niya ito, itong support na ito. So, bakit ito naging support? Dahil dito, makikita nyo, nagsusustain siya dito. 1, 2, 3, 4, 5. Immediately, 5 times na. So, mahalagang huwag siyang bumagsak ng 1.01. Penny stock pala ito, no? So, prone siya sa pump and dumps. Okay, sabi ni PSR, uptrend pa rin siya. Wala pa siya nakikita ng reversal. Si review lang, PSR means parabolic stop and reversal. So far, wala pa, no? Uptrend pa rin. Since nahihinto niya naman, no? Nasustain niya ang kanyang upward movement. And wala tayong price movement ngayon. Ayan, 0.00%. For our Ichimoku cloud, since the candlestick is way above the upper limit of the cloud, plus it's blue over red, that means uptrend pa rin tayo for Ichimoku. And what's peculiar about this is nagkakaroon na siya ng constriction, no? Sabihin dito, sabi ni Bollinger Band, maaari nang dumediretso pababa yan. Bakit? Mapansin nyo, nag-start na siya mag-constrict here and makikita nyo yumuko na rin siya. So kapag may mga ganyang yukuan, mag-constrict si Bollinger Band. So yung upper limit and the lower limit would act both as support and resistance. So dun lang muna maglalaro. Constriction kumbaga. So kung nakapanood kayo ng mga lumang video, natalakay natin yan doon. So si MA50 acting as a support below the support 2, medyo malayo pa. Mas malayo si MA100, no? Kaya nag-uptrend dyan, may golden cross pala tayo around this area. It's 50 over 100. Oh, we have another golden cross. It's 50 over 200 MA. Yan, golden cross yan guys. Kaya matarik ang maaari pang iangat nito. Okay? So, Doc, is it a good entry na ba? Or bye-bye na? So, our RSI would answer that later on, no? For this one, makikita na tayo ng sign of weakness. Kumbaga kung hanggat may kita ka pa, takbo-takbo ka na muna dahil nag-cross na si MACD. So, that is a bearish cross. Ibig sabihin, it's red over blue. Malalaki na yung sell-off, pabaksak ang price action. At makikita nyo dito, yan, meron na tayong lower low. Pababa na ng pababa ang ating negative histogram. So, this is the histogram. Negative siya. So, downward movement. So, kung nabibilisan kayo sa pagsasalita ko, pwede namang i-replay or ano na lang, bagalan nyo na lang. Okay? So, nailan tayo ng laging naghahabol ng oras. Okay. So, for this one, mapapansin nyo na, this is the support of the uptrend. As long as hindi nababasag itong support na to, still good to go upwards. Okay? Kasi, baka nag-worry kayo, no? May evening star na tayo dito pattern. So, antayin nyo muna mabasag itong support na to. And then, ayan, nagpa-plato siya. So, nagplato siya kasi hindi niya alam yung gagawin niya. Pareha 0.00% today. Although, guys, maliit na lang ng ano niya, allowance niya. Bago magkaroon ng overbought. Ayan. So, sa akin, baaring hindi na worth it, no? Papasukin. For me lang naman. However, sa inyo, baka okay pa yan, no? Kung mataas ang risk tolerance niya naman. Okay? So, next, ano natin, resistance natin, around this area na. Talaga gumana ng shortcut keyboards natin. Ayan. Around this area na next resistance, mababalang natin ng kaunti. Bakit? No? Ba't naging resistance yung 67? Ba't bantayan yan dapat? Dahil 1, 2, 3.
try sa kanya nag-react yung price action. So, be very careful of it, okay? Alright, let's proceed to our next stock. 1, 2, 3, 4. And lastly, 5. Punta tayo kay Green. Okay. Yan. Sana maalala natin yung pattern, no? Ng ating mga pinag-discuss ngayon. Ang ating 5th stock of the day. Okay, this is the support of the uptrend. Very good, no? Very good uptrend tayo dito. As long as hindi nababasag to, you can assume na it's still going upwards. Papansin nyo rin dito. Pwesto lang natin ang maayos. Okay. Then, unting calibrate. Okay. Now, this is the support of the, ano naman, the resistance of the uptrend, no? So, maganda ang performance na pinapakita ni Green. And look at that volume, very potent. Makikita nyo rin na it's the MA50 is way above our MA100 and 200. So, that basically means that it's still, it already had its golden cross and it's still going upwards to greater lengths, no? So, itong MA50 natin is acting as a support near the support 1. So, dito siya banda. And that, guys, is a very good area. No? Maganda yan. Maganda dahil solid ang ating support 1. Dahil nandiyan na si MA50. MA200 still going upwards. MA100, no? Pag nag-cross to another sign niya na maaari siya mag-uptrend. Pag nag-cross si MA100 above MA200. Let's go. Sabi ni PSR, no reversal yet. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang ating kaligayahan sa uptrend niya. Ito si PSR, oh, nakikita nyo. Indicator below the candlestick means uptrend pa rin. Kung mapansin nyo, it's blue line over the red line. So, I'm so sorry kung naguguluhan kayo dito. Listen natin yan. Ayan. Blue over red, signifying uptrend. And the candlestick is way above the upper limit of the Ichimoku cloud, which means uptrend pa rin. And for our Bollinger Band, it agrees, no? Na maaari pa itong magtuloy-tuloy upwards dahil, ayan, bukang-buka naman, guys. Mukhang expanding ang ating Bollinger Band, which means uptrend pa rin tayo dyan. For this one, you can see that we have a higher high for our positive histogram and it's blue over red, signifying that it is still upwards. We still have an adequate and good buying momentum. However, ayan na nga ba sinasabi ko, no? If it's a good entry pa ba, nabasag niya na itong resistance, baka breakout na yan. I'd say no. For conservatively speaking, no, don't take this against me. Dahil ayokong mawalan kayo ng pera, especially ngayon sa pandemic na, no? Lalo na yung mga viewers natin, subscribers din. Mapansin nyo, this area is in the saktong limit na ng ating 70 level of the RSI. So that means that it is considered overbought. And it is no longer feasible for buying. Kung umangat man siya dito, that's good. No? And bonus na lamang yan. Dahil delikado na tayo. Dito pa lang, I'd say this is a very strong resistance na. Look. Because 1, 2, and 3. Three times, nag-act sa kanya ang price action plus, you are in the area of the overbought. So, nagkakabuhusan dyan. Pansin nyo dito, buhos. Okay? Pagtama sa ating, overbought area. So, be very careful, no? Ingat-ingat tayo dyan. So, yun guys, I hope may natutunan kayo. And if I was able to contribute to your analysis and nakakapag-guide ako, no? Sa pag-analyze nyo at pagkita nyo ng pera, please don't forget to subscribe and hit that
notification bell. As always, the Lord keep you and the Lord bless you. You are blessed to become a blessing. God bless.